Ngayong 2019, saan na nga ba nilipat si DJ Kara? Hi, it's me, Candy, and welcome to my channel! Happy New Year, everyone! Oh my God! Hi! Happy New Year! Happy 2019! And para sa video nating araw, kung di pa nakasubscribe pala muna, mag-subscribe ka na ng 2019 na dahil nag-upload ako ng videos every Wednesday and Saturdays. At para naman sa ating video today, sagutin natin, saan nga ba talaga lilipat itong si DJ Kara? Alam ko marami sa inyo ang nagtatanong kung saan na ba talaga siya. Kasi diba, parang naging confusing, medyo nakakagulo lang nung umerge sa IFM, tapos umerge sa Energy FM, kasama niya si Papa Jackson. So, to clear that, So, ang nangyari kasi, mula nung umalis siya sa Love Radio, nagkaroon siya ng mga offers ng radio guesting since hindi pa naman siya handa na mag-commit o lumipat talaga sa ibang stasyon. Matatandaan natin, di ba, na nitong 2018, nagkaroon sila ng problema dun sa kanilang former stations sa Love Radio tungkol sa kanilang mga social media accounts na nag-shake sa mga DJ nila, kaya naman nag-resign at nagsialisan sila. So, ayun yung according sa mga vlog at mga usapan na lang din namin. So, makalipas ang ilang buwan, si Ira, si DJ Ira, napunta sa IFM, naging DJ II, at si DJ Kara naman ay biglang sumunod bilang guesting lang ulit sa programa ni DJ Papa Charles. And doon nagkaroon ng biruan kung babalik ka na ba. On air, nakausap din siya ng may-ari ng IFM, Sir Rico, na on air, binigyan siya ng offer kung gusto niya nang bumalik uli sa IFM. So kung hindi niyo alam, dati pong taga-IFM si Ate Kara, ang dati niyang pangalan sa IFM ay DJ Kara Lambingera. And then pagkatapos niyang makausap yung aming boss, eh nakausap niya naman yung aming program director na si Idol Dagol o si Pangulong Dagong, yan. And ayun, positive din naman yung response niya. Siyempre nagsalita na yung boss namin, may ari ng station, di ba? Same thing, ganun din, yung aming station manager, wala rin naman siyang sinabing pangit dahil gusto rin naman niyang magbalik si Ate Kara. Wala naman siyang problema nung umalis siya sa IFM. Reasons lang, siyempre umasa siya na malaking opportunity nung pagpirata sa kanya dati sa MBC. Kasi from IFM, kinuha muna siya na Yes FM, tapos kinuha siya sa Love Radio doon. Doon siya parang naging partner niya doon si Papa Jackson. And then, ngayon na nga, yung kanyang muling pagbalik sa ere, eh pinag-usapan talaga sa buong internet dahil nag-trending sa YouTube, sa Twitter, at hindi lang sa Pilipinas nag-trending dahil nag-trending din yung video namin sa Kuwait at sa Taiwan, di ba? Imagine, ganun kabongga. Hashtag, ako nga pala yung sinayang ninyo. At pagkaraan ng isang linggo, eh, umere naman siya sa Energy FM kasama si Papa Jackson at nasundan pa yun ng marami pang on-air nila magkasama. Actually, ganito yan. Ang pagkakaalam ko, bago pa umere si Ate Kara sa IFM, is meron na talaga siyang mga hilera ng mga offers ng radio guesting, maski sa ibang network. Nauna lang talaga yung IFM, dahil una, malapit sa puso niya. Pangalawa, dun siya nagsimula eh. Alam mo yun, bahay. And sa IFM kasi, family touringan namin, di ba? Kahit wala na siya, at saka maski yung ibang DJ namin na wala na rin sa IFM, sobrang okay ng bonding namin at ng relationship namin, kahit nila Ate Kara, nila Ate Megan, sa MOR, sa Yes FM, okay kami. Ngayon, ang katanungan ay saan na nga ba talaga siya lilipat? Kung sa IFM ba o sa Energy FM? Ngayon, pag-usapan natin yan, himayin natin kung ano yung mga pros and cons na kanyang paglipat. Right after umera ni Ate Kara, immediately, ako mismo, kinausap ko talaga yung boss din namin dahil, syempre, gusto kong makasama uli si Ate Kara. At saka, nakita ko na ang ganda ng tandem nila ni Papa Charles. Sobra ko na-entertain. Yung feeling na parang hindi sila bagong magka-partner. Yung parang sobrang haba na pinagsamahan nila. Dahil para sa akin, sobrang swak talaga nung pagda-tandem nila nung gabing yun. Mm-hmm. Ang daming, ikaw na nga nag-mention, di ba? May mga bitterness na parang kang napaibig. Tapos bigla kang nawala sa isang banda sa iyong partner. And then ngayon, bumangon. Anong klaseng pagbangon ba ang ginawa ni DJ Kara? Ang klaseng pagbangon, siguro tinatak ko sa isip ko na everything happens for a reason. English kasi na naman. Alam mo
ba yan? Nakakagulat ako muna mag-commercial break ah. Pampaganda kasi yun pag may konting English. Oh, diba? Okay yung tipla nila. Tapos yun, sinabi naman sa akin ng boss ko na they're working na makuha naman itong si Ate Cara. And the same thing is, ganun din naman ang Energy FM dahil nakausap ko rin si Ate Cara dahil diba nag-collab kami nila Papa Jackson. And then, nalaman ko doon na meron ding mga offers ang Energy kay Ate Cara. And actually to, nakachat ko ngayon si Ate Cara dahil nahihirapan daw siya. So, para sa mga pros ng IFM, kung sakaling muling babalik si Ate Cara sa IFM, ang IFM ay merong una, mabait na mga boss. At mabait kami, mga makakatrabaho niya. Pangalawa, sa IFM, makakasama niya kami doon rin ng mga kaibigan niya. Kami nila Ira, si Kichi, yung mga dati pa talaga niya kasama nung bago pa siya umalis. Alam mo yun? Pero sa IFM, kilala niya talaga yung mga tao eh, kasi unti lang naman yung mga nadagdag sa amin. And lahat naman kami is willing din naman makausap siya. Makausap para willing na makasama at makatrabaho siya. And wala namang may attitude sa amin. And lastly, siguro, pinakamalaking point is, sa IFM din, generally, di ba, kami yung largest radio network in the Philippines. Kami may pinakamaraming affiliated stations sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Marami pa sa ABS-CBN or GMA. Kaya naman, pag nagkakaroon ng Media Congress, ang nandun lang ng mga network ay YEI, IFM, Itbulaga, ABS-CBN, Viva, tsaka MBC, yun lang yung alam ko. Isa yung sa mga sasabi ko sa kanya na opportunity na if ever lilipat siya, mas ma-expose siya sa mas marami pang advertisers once na mag-perform kami sa Ad Summit. At tsaka yung tendency na pag bumalik siya ng IFM, ganoon talaga na home is where the heart is. Kaya alam ko, nahihirapan si Ate Cara dahil kinoconsider niya talaga yung kabaitan, lalo na ng boss namin sa kanya na binigyan siya ng another chance, syempre diba? And this time, siya na yung reyna ng IFM. Kasi diba, napatunayan niya na yung sarili niya. Online, on air, and meron na siyang pangalan. Kumbaga dati may mga ibang sumikat na DJ, ngayon siya na. She is the new, Miss Thing. Kumbaga sa English, Miss Thing, ganun. Ngayon, kung sakaling sa Energy FM naman siya mapupunta, generally makakasama na doon yung mga big personalities like ando si Papa Jackson at saka si Kuya Chico. And then, syempre sila tatlo, diba, galing sila sa isang network lang. At it's a battle of their revenge, diba, para this time, yung nilipatan naman nila, doon naman nila ibibigay yung 100% nila para mag number one. Diba, revenge. Same thing with IFM, ang pagkakaalam ko din naman, mababait din yung mga boss dito dahil si Ate Nika, dati na siya nag-Energy FM, and sinabi niya naman sa akin na, oo, friends, mabait talaga dyan sa Energy, wala namang problema, ganyan. Pero si Ate Nika kasi from IFM, nag-Energy siya, and then bumalik siya sa IFM. At diba sa Energy FM, possible na possible. At sa Energy FM, diba possible na magkaroon ng gabi ng carjack. Kasi di ba merong gabi ni Kuya Chico at ni Papa Jackson every Friday. Mali nyo, meron din gabi ng carjack. Ganyan. Pero wala pa lang parehong anong oras siya mapupunta sa buong networks, kung Energy o IFM. And same thing with IFM, ang Energy din ay nationwide. Kasi naka-nationwide si Papa Charles, naka-nationwide din si Papa Jack. Ngayon, labanan na lang kung sino yung mas maraming reach. And syempre, para hindi man ako maging bias, to be fair, and as of now, ratings kasi ay medyo mas angat ang Energy FM kaysa sa IFM. Pero kayo mag-alala, aangat kami. Pero kayo ba, wala naman yan sa ratings pa eh hanggang ngayon. Dahil, syempre, eventually naman, aangat at aangat din naman kami. Hello. Kaya naman, ano kaya sa tingin ninyo? Kasi sa ratings naman eh, biglang angat baba lang naman yung mga stations. At kayo, what do you think? Ito, nakausap ko si Ate Cara. Ito, insights na lang mula sa usapan namin ni Ate Cara. Kasi, mula pa noon na umayari siya sa IFM, alam na namin na e-air din sa Energy. And then, kinakausap naman namin siya, binibigyan namin siya ng advice. Siyempre, somehow, mayroong bias na tema. Kasama mo kami dito, kaibigan mo kami. Pero, siyempre, nahirapan siya eh. Nahirapan talaga siya, honestly. Like, itong buong bakasyon, sinabi niya talaga yung both parties, yung boss ng IFM and boss ng Energy na bigyan niyo lang po ako ng time dahil nag-enjoy siya sa kanyang freelance time ngayon na
mas mahaba yung oras niyang naibibigay niya sa family niya. And then sa kanya, sa sarili niya, 'di ba? Kasi sobrang sarap nung ano eh, malaya ka, wala kang tali pagtrabahuan. Pero booth naman ng ano ha, station, bibigyan siya ng opportunity na board work lang. Sa IFM naman kasi, ang trabaho mo lang ay kung ilang oras ka lang i-ere, like 3 hours ka lang. Sa Energy, I think ganun din yung offer sa kanya. So, teka lang, mayroon ako tatanong sa inyo. Kayo ba, saan ba kayo nag-enjoy? Sa episodes niya with Papa Jack o sa episodes niya with Papa Charles? At kung kayo ang tatanungin, kayo, saan nyo siya gustong marinig? Sa IFM o sa Energy? Comment down nyo yan, tingnan natin. Alam ko panonorin to ng bawat stasyon. At papanoorin niya to ni Ate Cara. Let's help her decide. And ako, sabi ko lang sa kanya, ate, kung ano man yung nasa puso mo, sundin mo. Susundan ka lang din namin. Andito lang naman kami, mga friends mo. And napatunayan naman namin yun na kahit nasaan silang stasyon, tuloy pa rin naman yung mga pagsama namin, nagagawa pa naman namin yung mga ginagawa namin bilang friends. And siguro mag-alaban lang naman kami on air, pero pagdating naman online and offline, off air, friends kami. You get the point. So, dyan na muna tayo nagtatapos. I hope na nagustuhan nyo itong video to. And, please i-like at i-share nyo na rin itong video to. Mag-subscribe kayo sa aking channel. At i-follow nyo na rin po ako sa aking Instagram at Francis Candie. At sa aking Twitter na at Francis Candie. At please, palike naman po ng aking page na Francis Candie. Maraming salamat po. Road to 50K na po tayo. Maraming salamat. And sa next video natin, abangan nyo naman ang usaping legal sa Cara Ira versus Love Radio. So hanggang dito na lang po. This is Mikandi saying, when you smile, don't say cheese. Say big cheese. Makita na po tayo kasunod na aking upload. Bye-bye!